Sakali! Ay, nako! Nako, hindi mawawala yung ganyan. Yung nanay airmat pa. Ko, laging gagalit sa akin yung airmat ko pag lagi sinasabi. Oo naman. O, sige, ano ba yung sinasabi? Ito nga. Anong akala mo sa akin? Nagtatain ng pera? Oy, nanay talaga natin talaga. To! Oh, ako naranasan ko yan si Ermat to talaga, pero mas madalas sa akin, sinasabi ng nanay ko, nakuhanapin mo kung hindi mo makita, makikita mo! Oh. Ganon! Kaya naman sila nagagayon yung mga nanay kasi alam nila ang hirap kitain ng pera. Totoo! Oh. Ngayon alam na natin yan, ngayon na kumikita tayo. Dati naman, ma, 5 piso lang naman hinihingi ko sa'yo. Ganyan talaga yung line mo sa akin. Oh, pero every 5 minutes ka naman daw nahihingi. Ayan ba! Number 4! Sabi dito, ang sarap ng buhay nyo ah! Daig nyo bang may katulong dito? Oh! Linyahan talaga ng mga nanay. Lalo nanay ko, linyahan niya yan. Pag narinig yung nanay ko, katulong yung nanay ko eh. Katulong yung nanay ko. Kasi bagal mong magsalita, nagigigil ako eh. So, go, ikaw. At tapos na ako. Tapos, ayun na yun! Oh. Ano ka ba? Antay ako na. Ikaw. Siya, yung airmat ko, so pag narinig ko na yan. Armalay kasi yung airmat ko. Giligpit talaga ako noon. Tapos natulungan ko ni airmat. Hoy, pero give naman natin sa mga nanay natin. Yes. Usually kasi, sinasabi nila yung line na yan, pagpagod na sila. Correct. Kasi yung mama ko, single mom siya, siya na yung naglalaba, siya pa nagluluto, namamalengke, naghahanap pa ng pera, lahat Rabea, may, kung may... Rabea? Kung Rabea? Rabea! Rabea, kung may single mom ba, may double mom din. Meron na ngayon. Meron na ngayon. Modern family. Yes! Amen! Number 3! Sabi dito, manang-mana ka sa tatay mo! Ah. Oh. Madalas ako sinasabi ko kasi yun, parang, mana ka sa tatay mo, gusto ko! Gumagano'n ako. Ako ni... Lagi sinasabi sa akin, kamukha-kamukha mo yung mama mo, parang yung pinagbiyak na bunga. Ah, ganun. Ako hindi ingin yan kasi hindi ko kamukhain. Kaya, gusto ko masawihan ng ganyan. Kaso, ang layo. So, saan ka ba pinaglihi? Ha? Sa sama ng loob. Yun lang. Pero ako naman guys, medyo iba yung kwento dito kasi sinasabi ng tatay ko, ay ng mama ko na, o manang-mana ka sa tatay mo. Sabi ko, mapaano mo nalaman, iniwan nga tayo nun eh. Ay, may hugot! May hugot! Ay, andyan yung tatay ko! Please welcome, tatay, pasok! May surprise kami sa'yo. Tatay, hindi yan ha, lating yan, stop natin yan dito. Okay, next na! Number 2! Kapag di ka agad umuwi, sasabihin niya, sige, dyan ka na lang tumira! Pero pag umuwi ka naman, sasabihin niya, oh, ba't umuwi ka pa? Ganun, magulo din kasi mga nanay minsan. Oo nga. Paki-explain na ng maayos, please, kasi nakakalito rin minsan, mama. Ha? Dapat man lang yung nakakaba na ngang umuwi ng bahay kasi nakakaba na yung chat mo sa akin o i-text mo sa akin. Sana man lang. Sabi mo sa akin kung dyan na lang talaga ako sa kaibigan. Kasi pag umuwi naman ako, tapos may kasama pang palo ni Papa, huwag naman! Pero alam nyo ba guys yung explanation behind dyan? Bakit? Oh, sige. Nire-reverse psychology lang kayo ng mga nanay natin. Para hindi na natin ulitin. So, as a anak, ano dapat mong gagawin? Siyempre, mag-ubi. Huwag na lumabas. Sa loob na lang at mag-aral. Siyempre, dapat sumunod sa magulang kasi... Hmm. Oh. Huh? Coming from you? Oo, kasi wala naman. Naman! Talaga ba? So, sige. Kaya nga hindi ako sumunod kaya nagkaganito eh. Okay? Ano yung pinaka pangangaral ng magulang sa'yo? Ano yung pinaka tandaan mo? Wala, kasi I'm a broken family. Okay, pero meron naman. In-adapt kasi ako, so... Okay. Okay. Kulang ako sa pangaral. Actually, ang buhay ay laging aral yan. Tama. Araw-araw tayo nag-aaral. Oh, kung hindi ko man naranasan sa family ko, sa ibang tao. Yes. Pero tekla, may tanong ako, curious ako. Huwag ang mat. Kamusta ka bilang isang tatay? I'm good. Good. I'm a good provider. Tama po eh. Asan ba kayo? Gusto ko bilang tatay. Sa nanay pa tayo, di ba? Pabiyan naman, nagmamadali. Ay, pasensya naman po. Kausapin mo yan, perfecto sa ko. Pasensya ka na, Rabia. Emotional lang yung friend ko. Bubay, yung friend natin. Emotional na naman. Ako na bahala dito, ha? Hindi, okay lang ako. Okay ka lang, di ba? Okay, talon tayo. Kumusta ako magiging tatay? Oo. I'm good. Provider sa mga anak. Hindi ko lang nilalathala yan, kasi responsibilidad ko. Hindi mo kailangang ipagsabihan kasi
habang buhay mong responsibilidad yan. Mag-asawa yan mga yan, mag-anak yan mga yan, andun yung lifetime commitment mo sa mga anak mo. Oh, sa mga nanon sa baby. Nak, yung allowance mo ay rang. Yeah. Mga anak ko, totoo, tama yan. Kaya mag-aral kayo mabuti hanggat buhay pa si daddy. Ganon. Grabe naman, mahaba ang buhay mo. Which is true, which is true. Hindi natin hawak ang buhay. In one click, pwede tayo mawala. Gusto mo na ba? Galing na ako doon. Kaso lang, tinanggihan ako. Undertaker's got you. Tinanggihan ako. Eh si Buboy naman. Oh, kumusta ka? Kumusta ka bilang isang ama? Well, ako naman, sinasabi ko to na laging tinatanong sa akin, ano yung pinagbago sa akin bilang isang tati? Actually, wala. Mas naging masaya pa. Mas nakita ko yung buhay ko. Mas nilasap ko yung buhay ko. Kasi meron kong anak at kailangan kong i-secure yung sarili ko dahil para ma-secure ko rin sila. At gusto ko, lahat ng mga hindi ko naranasan ng kabataan ko, mararanasan nila. Ibigay mo yun sa kanila. Oh, at wala akong ibang gusto sa kanila kundi happiness lang. Alam nyo guys, nakakatuwa talaga mga tatay ka na eh. Dito sa studio. Seryoso? Sa tatay ko, nasan ka na? Alam mo, Rabia? Okay lang yun, Rabia. Dahil ganyan, iyahag ka ng dalawang tatay. Group hug. Iyahag ka ng dalawang tatay. Oh, group hug. Shake. Sorry, Rabia. Number 1! Kapag tahimik ka, sasabihin niya, bakit di ka sumasagot? Sumagot ka! Pero pag sumagot ka naman, sasabihin niya, oh, sumasagot ka pa, ha? Okay, saan ba tayo doon? Oh. Alam mo, nalilito. Minsan mag-banding talaga sa mga nan. Nalilito na talaga ako sa kanila. Ikaw, Rabia, kumusta naman bilang isang ano? Sismosang kapitbahay. O ikaw, sismosang kapitbahay. Anong masasabi mo sa kanila? Baliktan na namin yung question. Anong masasabi mo doon sa kanila bilang isang sismosang kapitbahay? Basta sumunod na lang kayo sa mga magulang nyo. Ah, seryoso yun ah. Serious no tayo dito. Hindi kasi walang magulang ang gustong mapahamak yung mga anak nila. Hindi man sila perfecto. Walang magulang ang gustong sumagot ang anak. Oo nga naman kasi nagsasalita pa yung magulang mo. Huwag kang sasabat ka agad. Bilang anak, dapat ibigay natin yung respeto sa kanila. Kasi malaki yung nasakripisyo nila. At dati, hindi ko siya ma-realize. Pero habang tumatanda na ako, yung mga tinuturo sa akin ng nanay ko, tama pala siya. Iniingatan niya lang. Kumbaga, yung sinasabi na sa atin ng mga magulang natin na paglaki mo, maintindihan mo rin ako. Okay. Totoo yun! Totoo yun! Lalo naging tatay ako, sabi ng tatay at nanay ko sa akin, pag naging magulang ka, maintindihan mo kung gano'ng kasana ulo ko sa'yo. Tama. Parang ganon. Pero syempre, love ko yung mga kids ko. Kaya okay lang, anak, mag-play kayo, explore new world. Anytime, anyone, anyhow. Anywhere in the world, everybody in the house. Click and subscribe now. You know.